Hello guys. Yan, magandang araw po sa inyo. At syempre, may naaraw sa lahat mananalam dyan ka, may naaraw sa inyo. Yan guys, papakita ko sa inyo kung paano namin nililinis tong vintage namin sa araw-araw. Kasi, yung last video ko, diba, nag-cleaning tayo. Tapos nilinis talaga natin siya. So, nilagay tayo ng mga tissue. Kung mapapansin nyo guys, yung tissue, ito yung mga tissue. Ito. So, naging, ano na niya sa bahay niya, ginawa niya ng nest. So, dito siya na natutulog na. Bali, itong hamster hides na to, wala pang laman. Pero pag napuno na to guys, magkakaroon din to ng laman. Kaya, antay-antay lang tayo. So, siyempre guys, bago natin siyempre linisan, tanggalin yung kung saan siya umiihi at dumudumi. Siyempre, bigyan muna natin siya ng sunflower seed kasi ito yung paborito niya. Sunflower seed. Here. Junior red. Sunflower. Ayaw niya. Ayaw niya, guys. Ayaw kumain ng junior red natin. Ayun pala yung pangalan nito guys, Juniorette. Ayun yung pinangalan ng asawa ko sa kanya. Ito guys. Nagpapahawak na yan. Ayun na. Ayun na guys. Binigyan ko na kasi siya kanina. Ngayon, ayaw na niya kumain. Ito, oh. Ayaw niya. Palitan natin. Panibago. Baka naninibago siya. So, bibigay ko lang sa kanina. Kasi binigyan ko na ito sa kanina. Ngayon, ayaw na naman. Ayun. Kinagat na niya, diba? Gusto niya yan. Lalagyan niya yan doon lagad sa loob. I-imbak niya yan. Tingnan natin itong isa yung binibigay ko ng una kong kunin niya. Ayun, kinuha ulit niya. Diba? Tapos ito guys, yung makikita niya, yung nasa loob na yung carrots yan. Binigyan kasi ng asawa ko ng carrots kasi nahilig din to mag-ngat-ngat, diba, yung mga hamster natin para natri-trim din yung ipi nila. Medyo matigas. Tapos ito may nuts dito. Tapos ito may balat din. Tapos ngayon guys, kukunin natin yung inihian dito sa part na to. Dito kasi siya umiihi. Yan, dito lang siya umiihi. Yan, dito siya umiihi sa part na to. So, ayun lang yung kunin natin kasi hindi pa natin schedule para maglinis talaga ng bin cage. So, yung dun lang muna kung saan siya dumudumi. Kukunin. Napakabait na hamster. Yan. Tingnan nyo guys, kunin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kailangan kukunin nyo to palagi kasi pag ano, babaho yan, mapupuno yan. Siyempre, diretso plastic din dapat. Yan lang, diba? Kaya nagla-gloves ako guys. So, itong side lang. Yan, tapos na. Nakuha na natin. So, kasi nakuha na natin guys. So, wala nang beddings dito. Ito, ilalagay lang natin yan dyan. Diba? Ganun lang. So, ayusin ulit. Tapos guys, itong tubig. Kailangan laging bago yan ah. Hindi nyo pwedeng ano yun yan. Kasi pag na-stockan yan, 3 days, ang bumabaho. Kailangan laging bago. Gukay siya. So, ito yung mga beddings niya, yung mga tissue. Hindi muna natin kukunin yan. Saka na natin gagalawin yan pag nag-general cleaning na tayo ng bin cage niya para safe. At hindi siya ganong ma-stress.
Yan. Ganyan lang yung paglilinis namin guys ng hamster namin, hamster bean cage. Every day, tatanggalin dito yung inihian para hindi papanghe. Tapos, ano lang to, kakahigin. Yan. Tapos dito, pababayaan lang natin na ganyan yan. Gagalawin lang natin yung paglilinisan na. Actually guys, hindi naman talaga natin tinatanggal yung mga beddings na hindi madudumi. Kasi pag tinanggal natin yan, maninibago na naman yung hamster natin. So, nakakapagbigay tayo ng stress sa kanya pag ganun. Kaya kailangan, hindi natin tatanggalin. Yung beddings lang na madudumi yung tatanggalin natin. Gaya nito, pag naglinis tayo sa susunod, tatanggalin na natin ito pag nag-general cleaning tayo ng hamster bean cage natin. Tapos itong mga balat na to, ito, tatanggalin din natin to pag naglinis tayo sa susunod. Yan. Ganyan lang guys, ganyan lang kami maglinis ng bean cage sa araw-araw. So syempre, bibigyan natin ng isa pang seeds. Etong seeds na to guys, ano naman to, yung ano to, sa kalubasa ba to? Or sa pakwan? Yan, gusto niya rin yan. Diba? Gusto niya rin yan. Kasi yung mga hamster natin guys, mahilig talaga yan sa mga buto-buto, yan sa mga nuts, mahilig talaga yan. Tapos kung may commercial, pellets, ganun. Pero mas maganda yung mga natural na ipapakain sa kanya. Para hindi siya ganun tumaba. Tapos syempre kailangan maintain lang din. Tapos eto, yan, carrots, minsan binibigyan ng prutas, apple, minsan grapes, tapos tinapay din minsan. Ganun. Ganun lang guys, yung pag-ano natin. Tapos pakita ko rin sa inyo guys yung beddings na binili ng asawa ko. Ito, wood chips. Ito siya. Wood chips. Hindi ko napakita yung brand. Hindi naman sponsor eh. Binibili lang din natin yan. Yung isang ganun guys, matagal na yan kasi compressed talaga siya. So marami. Matagal mo na siyang magagamit pag ganito lang yung bean cage mo. Pero kung mas malaki pa rito yung bean cage mo, syempre, mas ma... ano mo lang siya, isang lagayan lang nga yan eh. Kasi dati sa probinsya, yung ano namin, ganun, isang lagayan lang, inuubos. Para yung beddings mataas, tapos nakapaghukay talaga yung hamster natin sa ilalim. Ganun. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Tapos na natin tanggalin yung dumi doon. So, wala na tayong tatanggalin dyan sa susunod na ulit na paglinis. Hanggang sa muli, guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye na muna. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Ayan. Diba? Galing ng hamster naman. Okay, sure guys, di ba? Yan. So, ganyan lang kami mag-alaga ng hamster. Chill-chill lang tayo, hindi natin kailangang gumastos ng malaki para sa mga alaga natin. Kung saan tayo makatipid, dun yung gawin natin, pero sa maayos na paraan. So, yun guys. Thank you.